And then we have another one, UK VP Inday. Marami na yan. In 2021, she also took a test. November 24, 2021, 10:58 a.m. So that would be around 11 a.m. na, kung i-estimate natin. And then her result was released 11:24, November 24, 2021. Yung araw din yun. Yes. But around 3:30 p.m. na, around 3:26:05 p.m. So a matter of around 4.5 hours. 4.5 hours ang difference. And ang mga kinuha sa kanya, is for drug test. Ah, dami pala nito. Mm-hmm. 1, 2, 3, meron cocaine, may ecstasy, meron methamphetamine, opium, proxifen, marijuana, barbiturates, amphetamine, ang dami, PCP, whatever you call it. But negative lahat siya and she passed all the tests. But what we're trying to prove here is it took her around 4.5 hours to get her result. So, but if we go back now to BBM's test, yung cocaine lang na, wala yes, taboo. He took it 11-22, November 22, 2021 at 12:15 p.m. Tanghali. 12:15. Yes. And the result, report date time, November 22, 2021, 12:17:54 p.m. Around 3 minutes. Na lumabas na yung result. And yes, he was very specific to cocaine. And the result column said negative. But the remarks column blanco. Was left blank. Blanco po siya. So, yun lang naman yun. Nabalikan din natin. 2 minutes. Tama yung time difference. Tama yung sa akin, no? Tama yung paghimay ni Ma'am Maharlika, na medyo questionable at kaduda-duda yung 2 minutong pagitan na simula nung kinunan ka ng dugo, sample kung urine o ihi pala, or kung ano man yun, hindi naman natin alam, di ba, kung dugo yun o ihi, tapos within 2 minutes may resulta agad. Oo. At hindi ka presidente niyan, civilian ka niyan. Yes. Hindi ka rin, yun lang, isang Marcos ka, pero kahit na ganun kabilis, instant. Ah, mas matagal pa magpainit sa instant mami. Aray, diba? Kung nasaktan yung noodles ko. Pero ano rin to, Lon? We have to consider the time na pandemic period to. Kung pandemic period to, mas dapat stricto, diba? Mas dapat, mas stricto, oo. Mas stricto, and then, kasi if also you remember, during our stint sa campaign ni Sir BBM, ano yan eh, nagkaroon yan ng issue na bakit ususan Taguig ang address nung nag-release ng result niya, remember yeah, that? Oh. But then St. Luke's BGC is supposed to be within Fort Bonifacio Global City area. So, nagkaroon ng press release ang St. Luke's debunking na parang stop creating the issues. We have released his result as being negative. But then, only now that we are noticing yung time difference nung from sample to encoding ng details mo sa computer, I think it should be more than 2 minutes, no? Correct. Kaya nga sabi ko nga, ang galing ng pagkakahimay. Alam mo yun, nung nakaraang kampanya, grabe yung pagpapak-check ng Pinklawan at ng Dilawan sa lahat ng press releases na inilalabas ng BBM Camp. Pero to hindi nakita. Oo. No? Medyo na-overlook to ng opposition by that time, o ng opposition that time, na-overlook to, hindi nila nakita na 2 minutes lang yung difference, lumabas agad yung result. Pero Lon, remember sa ano, sa HQ also, merong area dun sa baba, sa parking, na tent, wherein we do our swab yes, test. Swab and test. It takes us more than 2 minutes also to be cleared na, sige, negative ka, pwede ka na pumasok ng office yes, ng HQ, di ba? But then for a cocaine test na I think dapat mas complicated, medyo dapat mas matagal. Tama. Kung sabihin na natin special treatment because of his name, sabihin na natin special treatment. Kahit civilian ka lang, hindi ka senador, ex-senator ka, tapos may under protest yung sinasabi mo, nanalo ka ng pagiging vice president. So, civilian ka pa rin. Okay, sige. But then, sige, regardless, you were given a special attention. Sa'yo lang ang computer, sa'yo lang ang CR, sa'yo lang ang taong nag-administer or yung medtech. I still think that it would take more than 2 minutes to do everything and see a result. Yun din ang nasa isip ko pa. Yun din nasa isip ko na, alam yun, kaya nga, itong issue to, so dapat higit lalo na magpursige ang Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo, ipresent niya ang sarili niya sa publiko para isubject ang sarili niya sa isang drug test para matanggal na yung agam-agam at malinis yung kanyang pangalan tungkol sa bintang na
siya ay gumagamit ng pulburon. Mm-hmm. Yun. Anyway. So, bakit tayo nagla-live ngayon, Mr. Purification? Napanood niyo po ba? Kagabi si Monica? Galing, sa kanyang dinibisit kasi nung ale. I don't know, tatlong drug test results ang kinumpara niya kagabi. That of VP Inday, nung kandidato pa siya as UNITIM, yes, candidate, as Vice President. As Vice President for, candidate for VP. And then si BBM as candidate for President then. And meron siyang isa pang kinumpara. Senator Sonny Trillanes, tama. Trillanes. Kay Senator Sonny Trillanes. But she also mentioned yung Kate Tiangco eh. Pero parang... Sino to kay Tong Congressman Toby Tiangco? Pero meron ka naman niya kagabi. Online pala yung mga yan, no? Hindi, chinek ko rin kagabi. Online siya. Nakikita sila online since... public officials. Yeah, siguro pareho. Hindi ko alam. Kasi katulad ng sabi ko kanina, after natin mag-vlog kahapon, dumiretso po kami ni Ma'am Pam sa High Precision. Hindi lang mo namin sabihin sa Ambranch. Oo. Pero, nagpa-drug test din po kami. At yung drug test na yun, nagkakahalaga ng 300 pesos. And it's the most available drug test kit. Ito po ay yung para urine test. Urine. And it's for... marijuana and shabu. So yun pala yung parang pinaka-standard for a drug test, no? If magre-request ka ng hair follicle test, it would take 2 weeks pala. Meron dito, it would take 2 weeks because okay. They will still need to order yung kit. Meron siyang specific kit. Okay. Para doon ma-administer yung test for follicles. Kaya ganun katagal. So pagkakaalam ko sa Singapore lang meron. Meron na rin dito. Meron na dito. But they still need to order the kit. So kung talagang gugustuhin ng Pangulong Bongbong Marcos, pwede, no? Tapos may 2 weeks preparation siya. Mm-mm. Tapos may 2 weeks preparation din yung mag-organize na kung saan gagawin. Uh-oh. At sining magkakandak nun. Maganda pagkakataon yun sa Pangulong Bongbong Marcos. So but then the assessment kasi ni Maharlika kagabi, nung in-analyze niya yung results, yung spot the difference na mga ginawa niya is between the time difference ng result at report. Okay, sige. Para mahimay natin na pa, ma. Yung kay Senator Sunny muna. Ang kailan ginawa yung drug test sa kanya? Anong klaseng drug test? At kailan lumabas yung resulta? Let me just quickly find the file na na-screenshot ko. But please, feel free to search it online. Google it. Like Senator Trillanes drug test result. It is, nandun naman uploaded online. Para rin meron tayong reference na pare-pareho tayo. At kasi hindi pa kami nakakapag, ano tawag doon? No, wait. I think I have that. Alam ko, nakita ko nga. I think I have that. Sayang muna, XG Roman, yung hair, ata mas longer. Tama po, yun din ang pagkakintindi ko po. Grace Morial, watching from Amsterdam, Netherlands. Wow, hello. MEC 2 weeks yata. S3 Gaming, sir, yung Ojo Garalgal. Sa akin? Garalgal ba? Paki-confirm nga po yung comment niya, no? Josephine SWW Bon. Yung... At saka si Miss Josephine Bon, medyo garalgal po sound niyo. Oo. Oh. Ano ba? Hawakan na naman. Dapat yata yung mic mong gamit na lang, no? Open ba ako? Garalgal. Ano pong kailangan namin gawin? Sino pong garalgal? Si Marlon or ako po? Ayan, loud and clear na. Loud and clear na po. Wait, thank you. Thank you sa mga ganun na. Kinokol niyo yung attention namin. Nagagalaw. Nagninisnis sa shirt. So, pasensya na ako yung malikot ako talaga sa aparato. Okay. So, nakita ko online. Please also search it po, no? Yung kay Sunny Trillanes, although this was taken last 2018 pa. But okay. We just need it as a reference to show something, no? His transaction date was in July 30, taken at 12. Kaya lang 12 a.m., 12 midnight. May bukas ba na laboratory noon? Or special... Kung senador ka naman that time. Siguro. Ba? And the report date, I would like to believe na yung report date ay yung release or na-print dahil nag-login nyo na as negative, positive, mga ganun, no? Siguro. 4:06 p.m. but around 3 days pa. Kasi nakuha niya ng August 3, July 30. Nagpa-drug test siya. This was 2018, no? Oo. Then, August 3, lumabas yung result. So, negative and everything. So, we're just trying to prove something here based on different references. Balik muna natin kay Senator Sunny. Ang oras nung, matagal? Kasi 3 days na. Oo, matagal. Naka-days siya, hindi hours. Okay, sige. Kasi marami po yung, tawag dito, panel.
Marami siya, yung, nag-test siya yung, for cocaine, anong klaseng, ecstasy. Yung saan siya kinexa? Cocaine, ecstasy, methamphetamine, yun yung chabu, morphine, and tetrahydrocannabinol. Ay, marijuana. Assume, ano to, marijuana. No? So, marami, oh, understandable. Oh. It took 3 days, di ba? Oh. And then another one, we have Congressman Tiangco. Toby, Tiangco nang nabotas. So, meron din siyang coke, ecstasy, shabu, morphine, and MJ, marijuana. So, negative. And yung time difference nung kanya is, ito naman 3 weeks. 3 weeks. Kasi siguro kung ano lang yung available time niya to submit another specimen or sample pwede. Urine, no? Doon nagiging available. So, it took him around 3 weeks to process everything. So, yung sa time, may ganung oras na hindi magkalapit. Meron siyang difference na week. May remarks, no? Parang hindi natin nabasa yung meron. Yeah, remarks is negative. Ah, negative, okay. So, yung sa result niya, negative. Okay. But then yung remarks niya, negative for cocaine, negative for ganyan. So, mas ano yun, mas specific sila doon. And then, we have another one, yung kay VP Inday. Maraming naman yan. In 2021, she also took a test. November 24, 2021, 10:58 a.m. So, that would be around 11 a.m. na, kung i-estimate natin. And then, her result was released 11/24, November 24, 2021. Yung araw din yun. Yes. But around 3:30 p.m. na. Around 3:26:05 p.m. So, 11, a matter of around 4.5 hours. 12, 1, 2, 3, 4 and a half. 4.5 hours ang difference. And, ang mga... kinuha sa kanya. Kinuha sa kanya is for... drug test. Ah, dami pala nito. 1, 2, 3. Merong cocaine, may ecstasy, sige, merong... methamphetamine, opium, proxifen, marijuana, barbiturates, amphetamine, ang dami, PCP, whatever you call it. But, negative lahat siya and she passed all the tests. But what we're trying to prove here is, it took her around 4.5 hours to get her result. So, but if we go back now to BBM's test, yeah. Yung cocaine lang na, wala yes. Shabu. He took it 11/22, November 22, 2021 at 12:15 p.m. Tanghali. 12:15. Yes. And the result, report date time, November 22, 2021, 12:17:54 p.m. Around 3 minutes. Na lumabas na yung result. And yes, he was very specific to cocaine. And the result column said negative, but the remarks column blanco. Was left blank. Blanco po siya. So, yun lang naman yun. Nabalikan din natin. 2 minutes. Tama yung time ano? Difference. Tama yung sa akin, no? Tama yung paghimay ni Ma'am Maharlika na medyo questionable. At kaduda-duda yung 2 minutong pagitan na simula nung kinunan ka ng dugo. Sample. Kung urine o ihi pala. Or kung ano man yun, hindi naman natin alam, di ba? Kung dugo yun o ihi. Tapos within 2 minutes, may resulta agad. Oo. At hindi ka presidente niyan, civilian ka niyan. Yes. Hindi ka rin, yun lang, isang Marcos ka. Pero kahit na ganun kabilis. Instant. Mas matagal pa magpainit sa instant mami. Or diba? Kunusaktan yung noodles ko. Pero ano rin to, Lon? We have to consider the time na pandemic period to. Kung pandemic period to, mas dapat stricto, diba? Mas dapat, mas stricto. Oo. Mas stricto. And then, kasi if also you remember, during our stint sa campaign ni Sir BBM, ano yan eh, nagkaroon yan ng issue na bakit ususan Taguig ang address nung nag-release ng result niya, remember yeah, that? Oo. But then St. Luke's BGC is supposed to be within Fort Bonifacio, Global City area. So, nagkaroon ng press release ang St. Luke's debunking na parang stop creating the issues. We have released his result as being negative. But then, only now that we are noticing yung time difference nung from sample to encoding ng details mo sa computer, I think it should be more than 2 minutes, no? Correct. Kaya nga sabi ko nga, ang galing ng pagkakahimay. Alam mo yun, nung nakaraang kampanya, grabe yung pag-fact-check ng Pinklawan at ng Dilawan sa lahat ng press releases na inilalabas ng BBM camp. Pero to hindi nakita. Oo. No, medyo na-overlook to ng opposition ba that time? O ng opposition that time, na-overlook to, hindi nila nakita na 2 minutes lang yung difference, lumabas agad yung result. So, pero Lon, remember sa ano sa HQ also, merong area dun sa baba, sa parking, na tent, wherein we do our swab test. And it takes us more than 2 minutes also
to be cleared na, sige, negative ka, pwede ka nang pumasok ng office, yes, ng HQ, di ba? But for a cocaine test na I think dapat mas complicated, tama, medyo dapat mas matagal. Tama. Kung sabihin na natin special treatment because of his name, sabihin na natin special treatment. Kahit civilian ka lang, kahit no, hindi ka senador, ex-senator ka, tapos may under protest yung sinasabi mo, nanalo ka ng pagiging vice president. So, civilian ka pa rin. Okay, sige. But then, sige, regardless, you were given a special attention. Sa'yo lang ang computer, sa'yo lang ang CR, sa'yo lang ang taong nag-administer or yung medtech. I still think that it would take more than 2 minutes to do everything and see a result. Yun din ang nasa isip ko pa. Yun din ang nasa isip ko na, alam yun, kaya nga, itong isyong to, so dapat higit lalo na magpursige ang Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo, ipresent niya ang sarili niya sa publiko para isubject ang sarili niya sa isang drug test para matanggal ng agam-agam at malinis yung kanyang pangalan tungkol sa bintang na siya'y gumagamit ng pulburon. At dahil questionable, ultimo yung nakaraang drug test result niya, na nagkaroon ng resulta sa loob lamang ng 2 minuto, dapat lalo siya magpursige ngayon. Baka may ano, alam mo, we have to be open-minded about things. Baka merong glitch sa computer system? So, alam naman na AI yan. I'm just giving it a room na magkaroon ng space for the explanation. Baka nga meron. We're not trying to like conclude here na may something, may mali. We're just trying to assess things na, you know, kapag may naglinaw, acceptable sa atin na yung paglilinaw. Ayaw naman natin mag-conclude na, mali yan, peke yan and all. Ayaw natin, ako ayaw ko ng ganon. I'm just trying to give it a space or a room for the explanation to come in. Ako kasi, Pam, the mere fact na nilabas nila yung dokumentong yan sa publiko, kung nagkaroon man ng computer glitch o wala, yan yung presensya nila sa publiko, so yan na yung papaniwalaan. It so happened, nahimay ngayon ng kampo ni Ma'am Maharlika na 2 minuto lang pala, lumabas agad yung resulta. You know, I can imagine yung para kasi si Ma'am Marlica, para mag, alam mo yun, maghimay siya. Mm-hmm. Ibig sabihin, she's trying to prove something here. Kasi she was under attack. Correct. She was under attack when she released the PIDEA document na allegedly unverified. And, you know, it didn't happen. Wala siyang control number. It's fake news. Na yung document na yun, supposedly, dapat i-raid o huhulihin, aarestuhin ang Noy Bongbong Marcos kasama ng ilang personalities sa isang condo unit sa Rockwell, Makati. Ang galing. Ang galing ng pagkakahimay na yan. At dahil dyan, please, dapat lalo nating panindigan yung hashtag drug test BBM now na. And moving on, Pam, katulad ng sinabi ko kanina at katulad ng pinangako natin bago tayo nagpaalam sa live nating kapon, na tayo mismo nagpa-undergo ng kinakabahan ako ng drug test. Ba't ka kinakabahan? Baka mag-positive? Ako, I'm very positive that I'm negative. Oo, kala ko hindi drug test yung ginawa sa'yo. Baka pregnancy test na yun. Nakita ko yun sa'yo. Sa akin? Positive ka. Wow. Sabi kaya ko, lang nung binasa ko, UTI. Ako wala nang nakita ko. My friend, I don't have any judgment, okay? But ano, kayo nakita ko yung result sa akin. Nakita ko yung result sa akin negative. May tinex akong kaibigan. Uyo ka ngayon sa akin. Sabi ko, uyo ka, di ba? Anyway, share mo na rin. So yun, guys, we tested negative for marijuana and shabu. Shabu. Oo, nagbayad kami ng 300 pesos. Nagkita kami, magkasama kami dun sa high precision. We're not gonna, parang expose everything, but we just want to also show you. One moment. Alam mo, dapat makuha natin yung kanina kasi, maaga sila nagsara. Mag-explain ka ngayon, bakit nasa ano tayo, digital medyo, copy? Dahil medyo tinanghali kami ni Yusek Pam, alam namin na si High Precision hanggang 12 o'clock lang po. It so happen, yung branch na kunsan kami nagpa-drug test, hindi namin alam na hanggang 11 lang pala sila ngayon kasi May outing. Tinan ko rin sa'yo. Tapos, okay. Alam mo yun, ang makakainis, pag-park na pag-park ko, siya pa lang sinabi na baba yung Venetian blind and nilagay yung finalidad na close na sila. Oo. So kinakatok ko yun. Sabi ko, sir, 12 o'clock, sabi ko rin sa kay Kuya Guard. Sabi ng Kuya Guard, sir, sorry po, may pinakita 11 o'clock. Ngayon outing daw nila. Ngayon lang. Anyway, siguro sa mga susunod na araw, bukas siguro, kung may time, nagkukunin ko pa rin para may hard copy tayo. At ito ngayon, digital copy yun. This is my result. Wala eh. This is my result. And it says... Well, siguro nakagawa ka naman, Pam, negative. Yan, kay Pamela yan. Negative, akin yan. And then yung kay M... just to show na akin yun. Ayan.
there's my name. Akin yun. And yung kay MP, kay Marlon, we call him MP. And MP rin ako. MP rin siya, Maria so, Pamela. And Pedro, Pedroche. Tapos yung kay MP, ayan po yan. He tested negative. Negative! Yay! Congratulations, ngayon, us. And now, tungkol dun sa kung gano'ng katagal kinuha yung result, kaya, gano'ng katagal lumabas ang result mula nang kinuha yung sample natin ng ilig. Just also explain, when we went to the clinic, clinic bang matatawag yan? Oh, yes, clinic. When clinic, we went to the clinic, maraming tao, yes. But, specific to drug test lane, parang tayo lang eh. Dalawa lang tayo. May mga may nakikita kaming urinal, may nagpapa-urinalysis. Mm-hmm. Siguro not for drug testing siguro. Not for our lane. Ito siguro may concern sila sa may issue sila sa health nila. Iba yung concern nila. Iba yung concern ni drug test at saka iba yung concern na pinaglagyan ng sample ng urine. Doon naman sa nagpapa-undergo ng urinalysis. So, just that. Pero to give you the time difference, it's a matter of 40 minutes difference. Not 2 minutes and not 4 minutes. Not 4 minutes. Tama. Eh, makikita yung iba nating personal details. Yung siguro yung subject lang. Anyway, yun po. 4 minutes lang po. Eh, hindi 4 minutes. 45 minutes. Sorry, 45 minutes. So, pag nakuha po niya, siya po kasi mas malapit po kasi yung... Yung mas malapit ako rin sa area niya. Na yun. So, binigay ko po sa kanya yung authorization na siya ang kumuha din yung ano. Pag talagang minuto lang. Talagang minuto lang. So, hindi niya huna ko yan. But then, what are we trying to prove here is that it's easy to do it nang, you know, wala kang pag-aalinlangan when you know na malinis ka. Correct. At ito yung sinasabi ko noon pa sa mga nakalipas ng vlog na pag gusto, maraming paraan at pag ayaw, maraming dahilan. Ngayon, lalo kang mapapaisip bakit iniiwasan mo magpa-drug test, di ba? Kami po ay private citizens at hindi kami officials. But then we did it for ourselves for personal records na meron kami. And we're just trying to prove here na accessible po ang magpa-drug test. May mga laboratories na naggagawa, nagka-conduct niyan. And then yun nga, if you want to prove something and stress a point na it's doable, it's what we're trying to do. And we also would like to challenge you to take the drug test. Yung mga may 300 pesos at saka yung malapit lang sa laboratory, please, tapos i-share nyo po sa social media. Or itag nyo po yung channel namin sa YouTube short at uploads nyo. Opo. Para, di ba, ma-shout out din namin kayo. Baka po kaya natin palaganapin yung drug test challenge. Yun, para din tayo. Bilang private citizens at meron din tayong coordination with our DILG, yes, our LGUs, para mapanatag ang ating mga local government units na ang mga residente nila ay drug-free, di ba? Yun lang naman yun. So, we also would like to encourage, of course, the executive, the legislative, and other government officials, other agencies na meron, judiciary na magpa-test din. Kahit yung mga private citizen, o kahit yung mga... boss sa mga pribadong kumpanya. Sana lang marami pang kumagat dito sa drug test challenge ng third floor studio. Oo, i-challenge na rin namin yung mga kasamahan namin dyan. Sila Miss Maui, sila Miss Maharlika, sila Miss Joey, or di ba yung... Kina-challenge na rin namin yung mga nasa PCSO, yung mga dati namin nakasama at yung pumalit sa amin. Yes. Baka naman pwede rin kayo. Kaya lang, pag ginawa nyo yan, sigurado, diari kayo kasi bakit yung kakasahan ang isang drug test challenge na iniiwasan nga ngayon ng palasyo ng Malacanang. Ay, walang kakasama lamang. Kasi ay, mali mo, di ba? Lalo yung... Hindi naman masama kung magpakita sila ng resulta. Kaya kung it's still a choice. Pero ano kaya kung si Senator Amy Marcos mismo ang maunang magpa-drug test? Naisip mo pa yan, ha? Senadora, baka naman, di ba? Super ate. Yeah, super ate. Kung talagang mahal mo yung kapatid mo. Why don't we also challenge VP Inday Sara? Ako naniniwala ako gagawin niyan, pero in due time. Naniniwala ako gagawin niyan. Ang dami mong theories talaga. Sa bolang kristal natin eh. May bolang kristal eh. Bukas pala, eclipse, may sinasabi ka? Hindi. Bukas eclipse? I don't know if you guys believe astrology, no? Because somehow I do. And then they're saying na bukas po eh may solar eclipse. And it would be giving out a vibe na medyo bad ang energy. So sabi ko, Marlon, ngayon na tayong mag-vlog, hindi kasi ako lalabas ng bahay bukas. Actually, kasi ayaw ko masakop. Bukas. Baka nga, I don't know, naniniwala ba kayo, guys? Bati-bati muna tayo.
Ayaw. Pero bago nyo paniwalaan yung tinatanong niya about sa Eclipse, naniniwala rin ba kayo na hindi nagda-drugs ang Pangulong Bongbong Marcos? Ako naniniwala ako. Na? Na hindi siya nagda-drugs. Naniniwala ako hindi siya gumagamit ng fentanyl. Kaya nang mahirap pa kasi dyan sa kung kasi ginagawa niyang biro yung fentanyl, di ba? Kumpara dun sa mas mabigat na tanong at mas dapat bigyang atensyon para sagutin yung issue nung paggamit ng pulburon. Alam mo, Lon, sabi ko nga sa'yo, naniniwala ako na hindi gumagamit ang Pangulo. Kaya lang ang mahirap dyan, parang ako lang ang naniniwala. Grabe, di ba? Yung ano kasi na, tapos mahirap ipaglaban dahil against all odds ka nga naman na ang dami nga naniniwala. Pero bakit nga, no? Bakit nga iniiwasan nila ang magpa-drug test? May 7-8. Alam mo, sa atin kasi walang naging hassle sa amin eh. Hindi kami na-turn off sa nakita naming tila or crowd sa loob. Although marami, pero yung malamig traffic... Malamig ha, convenient. Yung traffic sa loob, moving naman yung tao. Moving kasi kanya-kanyang, ano, eh, kanya-kanyang procedure. Especially... May mga nagpapakuha ng dugo, na, di ba, may nagpapa-x-ray. May, I don't know kung may nagpapa-check up din. Nag-upload po kami sa YouTube shorts namin na nakatayo lang kami. Natayo kasi lang wala kami. Po kami maupuan. Ganun po ka-occupied yung mga waiting areas doon. Pakita mo na lang yun. Sa YouTube shorts. Ng, ano, baka pwede mong gawa ng... Namin yung pag-re-upload alam, siguro. Oh, pag nag-re-upload. No, yung paano tayo pagpasok namin doon, may pinirmahan kami for... Ah, may binigay na number. Tapos doon sa number na yun, kasabay yung may form, pinirmahan namin yung lahat ng details. Mga personal details namin. Tapos, baka nga, parang mas matagal pa yung sa cashier tayo, eh, no? Kesa nung nagpa-lab test na tayo. Mukha, oo. No? Kasi doon mismo sa laboratory, dadalawa lang tayo. Oo, dalawa lang kami. Tapos nag-ano pa pala kami, ha? Nag-biometrics. So, ibig sabihin, and bago ka bigyan ng canster, and bago ka mag-biometrics, hahanapin yung government-issued ID mo. Yes. Na bilang patunay na ikaw yung magpapa-undergo ng drug test. Sa 565 na tambayers dito sa third floor, hello po mga ka-third floor. Sabi ni Ina Tupas, oh, kaya bumababa ang trust rating niya dahil umiiwas siya sa drugs issue. Tama, posible yun. So hindi lang ito nahila dahil doon sa pagpupumilit nila na baguhin ng konstitusyon, kundi nahihila na rin ito, nahihilang pababa tungkol sa issue ng drug addiction, sa issue ng smuggling, sa issue ng corruption, at kung ano-ano pang charter issue, change. Charter change, kung ano-ano pang issue na hindi natin alam. Hindi niya na-address. Sa, ang mas pinagkakaabalahan ngayon, yung pag-alis. Nadagdagan pa ng abroad. National security. National security. Oh. Issues, di ba? Tama. Parang, ano yan, pagsampa mo sa entablado, sa zona, biglang may solusyon ka kaagad nang wala ka prior na nasasabi sa tao, di ba? Pag-aklat mo doon, may solusyon ka. Bumaba, ganito, ganyan, ganyan. Tapos pagka-exit mo, ang nasa balita, mataas ang presyo ng bigas, bilihin. Yun, mabigat, diba? Inflation. Yung inflation. Issue ng inflation, hindi pa rin masagot. Correct. Sabi ni Joery Quinanola, silence means yes. Tapos si Bimin, praying for your safety, hindi po madali ang ginawa nyo para sa bayan. Uy, thank you po. Charlize Katada from UAE, hello po. Joey Ferrer, hindi ako naniniwala, durugista talaga si Bongbong. Tatlo na ang nagsabi. Si Senator, si ex-Senator Cositeng, Tatay Digong Maharlika na may ebidensya. Yan. Kayo ba guys, yung papel ng PDEA report na walang control number, do you honestly believe na yun AI-created paper? If, para ano naman po sa comments? At naniniwala rin ba kayo yung sa issue ng extraction? May kalakip doon na issue rin ng pulburon. Kasi di umano, bukod doon sa in-extract ng mga bata na anak ng isang negosyante, may hinahabol ba na gadget na may mga lamang sensitibong impormasyon? Justin Acosta, nagpa-drug test na nga eh. Wala namang dahilan para magpa-drug test. Alam mo, ni Sir Justin Acosta, kanina ko pinapaliwanag namin, may 2 minutes na diferensya. So, at saka hindi ko katanggap-tanggap na although nagpa-drug test ka na noon, hindi ka na magpa-drug test ngayon. Kasi nung nagpa-drug test ka noon, kumakandidato ka. Ngayon, bilang Pangulo, dapat ikaw mismo ang magpakita sa mga kababayan mo na wala kang tinatago sa sarili mo, na ganito ka, na hindi ka nagda-drugs, na malinis ka, at hindi wala kang anumang klase ng bisyo tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Relax! Hindi naman ako, nagpapaliwanag lang tayo. Kasi, ang hirap lang kasi nung ibang argument na ganyan, no? Hindi, yung mga argumentong ganito, ito yung mga argumentong masabaw. Ito yung argumentong walang kwenta na para
ayaw mong sagutin yung tunay na, ayaw mong harapin yung tunay na issue, at sasabihin mo, eh, nagpa-practice na ako dati. Ito yung ano, sino yan? Si... si Justin Acosta. Ah, yes. Oh, sorry ha, ano lang tayo? Bigaya lang ng kanya-kanyang opinion. Ito rin kasi, opinion. Nag-ano rin to, nag-comment dito doon sa YouTube Shorts na in-upload natin yesterday, and Justin is insisting na wala naman siyang signs of usage ng illegal drugs. And then, ang may mga arguments din sa comments na yun na, ha, yung pag-niway and all, yung pagkakautal, yung interview niya sa Australian Broadcasting Company, panoorin mo. And then, lagi niyang babalikan yun na parang, napanood ko naman, very articulate siya. And parang alam mo yun, he sees, or I don't know if he is a she or a he, this person sees only what it he wants to see and only wants to hear. Na mahirap makipag-argue sa ganyan. Bit sa kambabo, mababawal ako, di ba? Na may issue. Look at the time difference. Kandidato ka. Ganito na lang eh, di ba? Ano ba naman magpa-drug test ka uli? 300 pesos? Nakukuha mo nga gumastos ng limpak-limpak na pera ng taong bayan ginagamit mo papalabas ng abroad. Ano ba naman magpa-undergo ng isang drug test na, alam mo yun, mura lang yan. May kanina ako nabasa, siya na rin sasagot sa Singapore. Ako nga rin, gusto hindi ko lang na, ano eh, nadadaan. I-donate yung Dear Pami revenue ko eh. Para yun? Ako nang sumagot ng pang-drug test niya eh. At sa dami ng ano, sa dami ng followers natin, ng followers ni Mama Hardika o followers ang nananawagan na magpa-drug test siya. Alam mo, kahit magambag-ambag tayo ng tagpipiso eh. Oo nga. Diba? Kumita pa lang, siya. diba? Para lang magpa-drug test yung pangulo natin. Ano ba sa maroon? Ano yan? Dahil ano? Relax, dahil relax. Matinas ng ulo mo? Ayaw magpa-drug test? Joey Ferrer, totoo din yung extraction. Boses talaga ni Lisa. Kaya pala naka-floating yung mga taga-ISAF. Lahat ng transaksyon sa gobyerno, siya ang nagpapatakbo. Gumising na kayo mga Pilipino. Artihan Summer TV, hello po, watching from Riyadh. Uy, sa ginawa mo, bayad na tuloy si Justin. At least para kumita. Sige, para kumita, baka may pinapakain. And tapos, okay, okay. Sir Justin o Ma'am Justin, ano lang, bigayan lang tayo ng opinion. Pero, ang babaw po, ang babaw. May konting lalim naman po. Konting lalim naman dyan pag may time. Isa is, di ako naniniwala, kung di siya gumagamit, di magpa-drug test siya. Correct. Di ba? Tapos, sabay kasuhan na si Maharlika, opportunity na yon para makaganti sila. Yes. Sabi ni Isa, di ba? Lucia Borata, bakit kaya mga argumento ng mga trolls, nagpapakabobo silang sobra? Ano kaya ang nasa likod ng mga argumento nila? Dahil kaya sasasahurin nila every month? I don't know, we don't know. We don't even know kung ano yung ano eh, kung ano yung metrics ng pagpapasahod sa kanila eh. Yung kapag nag-comment sila tapos sinagot, magkano yon? Or kapag nag-comment lang sila pero hindi in-engage, magkano yon? We don't know eh. Maganda nga i-discuss ni ano eh, no? Anyway, alam ko may hawak na... Sabi niya kagabi. Si Ma'am Maharlika, yung nga rin eh, no? Na meron siyang... Hindi, may post siya eh. Meron siyang ano? I don't wanna... Meron siyang papasabugin. Na naman, Diyos ko, grabe, si, no? Si Madam Maharlika, eh, para siyang bulkang galit. Ah, para siyang, para ka ng bomba star, baba. Ang dami mong nilalabas na bomba, baba. Ha? Alam mo, isa ka ng bomba star, Madam Maharlika. Dinaig niya ang mainstream media. Grabe. Ay, grabe. Yung ano, saka, yung ano, no? Nagiging, ayun nga, nagiging credible siya kasi lahat ng issue na nilalabas niya, iniiwasan ng palasyo. Ngayon, kung lahat ng issue nilalabas niya, eh, sinosopla ng palasyo sa pamamagitan ng drug test, sa pamamagitan ng pagsalita, pagbigay ng reaction doon sa issue ng extraction, doon sa issue ng smuggling. Di ba, no? Alam, na, nagiging credible tuloy lalo si Ma'am Maharlika. At dahil... AKA Bomba Star. Bombastic. Oo. Especially, every time na maglalabas siya, mas dinudumog siya, all the more builds her credibility. Kasi bakit mo kailangan gibain kung hindi mo naman pinapaniwalaan? Ba't mo pagsasayangan ng effort na gibain? Correct. Guys, you know who will take the challenge na magpa-drug test din and to show us a negative result of their ano drug test? Sabi ni Christ is powerful. Justin, lokohin mo sarili mo, bangang uwi. Kaya nga, ano, natandaan niyo yung ibang episode na, unang episode namin, tama na bardagulan. Drug test na, di ba? Wala nang usapan. Drug test na agad, tapos sa boxing. Eh, even, kung iniwasan mo yun, wala talaga eh. Even political analyst Miss Malutikia is already saying that her interpretation na nag-slide down ang trust rate ng Pangulo is because of the reasons na hindi niya sinasagot ang mga issues. Oh, wait lang, may sasagutin ng tweet. Sige, ako naman ngayon ang magsosolo ng screen. Hindi ako magna-number 2. Mukhang pupunta ng CR 2 eh. Yung mic mo. Ah, andito yung mic niya. So, ayun po, sino-sino po ang nakatambay ngayon? Ah, meron pong ano, meron pong nag-comment kanina na hindi ko daw po pinagbibigyan si Marlon na magsalita at nagkakasapawan po. So, hindi po namin laging intention na kami ay magsapawan.
wala akong ganong eksena between us. And even before with Yusek Ina around, hindi po namin intention na magsapawan kami. Dahil lang po sa init din minsan ng conversation, yung banter namin mas nagiging intense because of the need to also address immediately kung ano yung issues at kung ano yung pumasok sa utak namin. So, if you feel offended na minsan nasasapawan ko si Marlon or madalas nasasapawan ko si Marlon, ganun din sa akin. So, hindi po namin intention yun. So, kami po ay pagpasensyahan nyo doon. And when you call out na may mga ganun kayong issue sa akin or sa kanya, we respect that and we are here to also ensure na ma-rectify yun, masolusyonan. Ano po? Wala pong gusto makipag-away. Sir Joey Ferrer, pagkaupo ni Bongbong, tumaas yung sibuyas, 800 pesos. First ever. First in country issue na ang sibuyas mo, Binto, di ba? Asukal, tumaas din. Itlog, tumaas din. Bigas, tumaas din. And yung mga hoarder at smuggler, mga tao din nila. Oh, ikaw talaga, Mr. Joey Ferrer. Who else? Leila De Guzman, I love your tandem. No need to explain. Salamat po. But sometimes you have to explain para po maintindihan ng iba. Ano po? Roxanne Costo. Hello, Miss Pam. Watching from Queensland, Australia. Hi, mate. G.U.D. Pati ba yung nagkakasapawan ng mga ere, kailangan i-comment or na-offend? Ang babaw naman nila or lang ganun yung kwentuhan? No, I just really want to explain because I was offended because I didn't mean to do it to Marlon. Walang ganun. Yung sapaw lang. In-address ko lang yung sapaw. Normal yun sa banter. Oh, sa intense nga kasi ng issue, ng topic. And then magbiglang pumasok sa isip. Kasi ako ganun din minsan. Alam niyo bakit? Kasi pagka sa pagpapalitan ng puro-puro, minsan yung sasabihin mo at naharang, baka hindi mo na maibalik. Kaya yes, gusto mo agad, ituloy yung momentum kami nasa. Wala pero issue. Walang issue. Miss Cherry B, sa company namin, taon-taon ang drug test. Yung mga government official pa, dapat taon-taon din. Hindi nga dapat taon-taon. I would suggest quarterly, no, Marlon? Quarterly, every 3 months. No, to 300 lang. Kahit taon-taon na. Sabi ni Miss Music, bakit bababa ang Pangulo sa level nyo? Ha? Patawa naman kayo. Hindi po, pag nagpa-drug test ang Pangulong Bongbong Marcos, bumababa na ho siya sa level. Kasi inangat pa nga niya pagkatao niya. Inangat niya yung pagkatao niya. At bilang Pangulo po, may moral obligation siya. May moral responsibility siya. Yes. Na ipakita niya bilang ama ng bayan na siya hindi nakataas. And it's also in the Constitution na obligasyon niya ang iparating sa tao kung ano ang kanyang health condition. Correct. Para hindi nakikwestiyon yung kanyang pamumunong sa bansa. Importante yung public trust. Sino importante, yan? No? Sabi niya, no, ni Biz Music, hindi po, alam ko na inaasahan ko na to, na masyado tayong, sino ba kayo? Para, hindi, pero pag ang taong bayan, kasi ang naghalal po sa kanya, taong yung bayan. Mabababa po, yung taong bayan, kaya hindi po porke may panawagan ang taong bayan na magpa-drug test, tapos pinatulan ng Pangulong Bongbong Marcos, binaba niya na sarili niya, hindi po, dahil yung sinasabi mo na Biz Music, yung sinasabi mo na mababa kami mga nananawagan ng magpa-drug test, ito yung mga mabababang yun na bumoto sa kanya at nagpanalo sa kanya at naglukluk sa palasyo ng Malacanang. Totoo. Alam niyo, totoo yung ano eh. Totoo yung slogan ni Pinoy na kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko, di ba? Na... He is not above the people. He is below them. Ang boss po niya ang sambayan ng tao. He reports to the people, not to anyone else. Tama. Diba? Tama. He is, above him is the Constitution. Above the Constitution is... Diba? Ang taong bayan. Kayo naman po. Dalawang taon na raw yung Pulburon video, ayaw pa ilabas. Antayin niyo po, naniniwala ako, ilalabas na ho yan. At pagka nilabas ba to, doon sa nag-comment, mababago pa rin yung makitid na utak mo. Diba? Relax! Hindi lang. Hindi tayo agita. Ano ho, medyo diplomatic pa nga yung ano. Anne May Estrella, pa shoutout po please. Gusto lang natin kalinawan kasi lahat tayo. Kasi tayo lahat Pilipino na apektuhan at nahihiya. Tama po. Yung bang gusto mong patungkulan, Miss Anne May Estrella, no? Kasi hangga't may issue ng drug addiction, napagtatawanan tayo. Tapos hangga't hindi ka nagpapasa ilalim ng drug test, lalong lumalala lang issue. Ito katulad nga ito eh. Nagkakaroon ng nahati-hati tayo. Nang safety lang to. Okay ba audio ko? Ganun. Sabi ni ayoko ng patulang to. Sa dami ng ano, bakit siya binabasa natin? Hindi, alam mo sa ano yun, sa totoo lang, ito yung ginawa, sinasabi namin the other day eh. It's, we take pride na ang viewers natin are intelligent people who can argue and who can discern kung sino yung trolling, kung sino yung sincere correct. Ang pagbibigay right. ng opinions. At kung sino may laman, no? Kung sino may laman, at kung sino yung ampaw. Yes, nakakatuwa din.
sabi ni Isa S, sa SG, siguro, Singapore to, niya gawin yung test present partido niya at sa opposition. Sabi ni Isa, ibig sabihin ni Miss Isa S, sa Singapore gawin, present doon dapat yung partido ni Pangulong Bongbong at yung partido ng opposition. Maski kami mga DDS mag-contribute ng pamasahe at hotel ng mga manonood, okay lang, matagal na rin naman yung ginagawa yun pag kailangan. Ibig sabihin, meron tayong mga kababayan sa abroad na willing mag-ambag-ambag para lang matuloy na yung drug testing ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung iniisip niya, gastos yun. Diba? Ano ba to? Pride? O may tinatago ka lang sa sarili mo? Justin Acosta, ako yung makitid ang utak, pero kayo yung naniniwala na dalawang taon na hindi pa rin dinalabas. Di ba kayo nahihiya sa sarili niyo? Tapang ng taong to, no? Pero I think ito yung taon na sinabi niya, meron siyang... Are you an OFW, Mr. Acosta? Tapos kayo po yung nagsabi na meron kayong magandang trabaho abroad. Pakiano naman po? Kasi naghahamon si Mr. Justin Acosta na magpa-akyat para makapag-debate. Ang tapang. Ni? Si Justin Acosta. Baka siya yung may hawak ng video tapos alam niya hindi niya ilalabas. Ano, matapang ang apog? Ano? Sabi ako yung makitid ang utak pero kayo yung naniniwala. Hindi, ayoko na lang basahin niya. Sige na, kaya na natin. Ano na lang natin? Ako, I feel... Ikaw na, Justin, ang natotoxican mo. Natotoxican ako sa kanya, so... Bahala na yung mga ibang subscriber natin sa kanya. Yeah. Alex Santos, tama Alex Santos sa inflation at kahirapan. Pugad Reyes Vlog, hello po Ma'am Pam and Sir Marlon. Si Sir Alex! Oh, Sir Alex, oh, sa PCO dati. Hello po, Sir Alex. Susan Musni, dinadivert ang issue. Ngayon palabas nila maganda daw kasi mag-earthquake na 8.2 ang lakas. Pwede bumagsak ang malalaking gusali. Oh, actually, sabi nun. Sabi ni, may ganun na ano. Pero anyway, Ma'am Susan, about earthquake, maging mabuti na rin nung maging ready tayo. Pero habang nagre-ready tayo tungkol sa mga ganitong klaseng trahedya na nakaamba, and kahit naman nung kailan, any moment mula ngayon, kahit noon pa, ang trahedya pagka sasapit talaga sa atin, sasapit po yan. Pero habang naghahanda tayo sa mga ganitong klaseng trahedya tungkol sa sinasabing malakas na lindol, dapat pagtuunan, wag nating bitawan yung issue tungkol sa... Hoy, pag nangyari yan, nung The Big One na yung mga ako kayo ni Utol na hahanapin niyo ako, ha? Kasi taas naman naman, no? Hindi naman, wag naman. Hindi naman tayo siguro pababayaan ng ating Panginoon. Ayun. Dayan to review, 101% naniniwala po na nagpulburon siya. Kasi kung walang usok, walang apoy, matagal na pong chismis yan. Bakit hindi namamatay? Kasi totoo. Ina-inam, hi Miss Pam, pa-survey po kayo sa comment section what will the Filipino do if they've seen the video. Sorry. Sige po, sa community po, gagawa po ako ng survey form doon. So, bisitahin niyo po, baka po later. MAC, two na yung documents na yun. Walang capability ang AI na may puncture yung documents. Ganun ba yun? No? May puncture? Ano yun? Yung thumbs ba yun? Para kasi yung parang photocopy, para siyang tinanggal sa pagkakapunch. Tapos nung pinotocopy, syempre nandun yung bilog, yung butas. Rita Dandale, yung extraction at Pidea Docs, naniniwala ako. Mia Poche, 516, hashtag me too negative. O talaga? Carlex. Carlex Crespo, ang isang empleyado nire-require ng drug test ng employer niya, si BBM, empleyado ng bayan, dapat lang i-require siya na mag-undergo ng independent hair follicle drug test. Yun na nga po ang sinasabi namin. He owes it to the Filipino people who put him to where he is now. However, somehow, we see him acting like he is too entitled that he doesn't owe anyone an explanation at all. Diba? Correct. Diba? It seems as if he's already above everyone else. That he's also acting na he's above the Constitution. Parang maling-mali na naman na ho yun. Tapos meron yung mga ganyan na tao na kumakipaglaban sa kanya as if kapag yung tao yun ay napahamak, yung pangulong pinaglalaban ninyo ang magpapalibing sa kanya. Hindi ho. Hindi ho kayo yayakapin ng taong pinagtatanggol ninyo kapag kayo ang nasa kapahamakan. Itaga nyo po sa bato yan. Dignami Amor. Niwi nga siya. Bukol nga kung magsalita at pa. Mark Anthony Hermoso, hindi fake yun kasi may puncher at stapler yung scan copy. Ah, talaga? May ano pa na siya? Hindi ko nila, no? Nakikita yun, no? Pati yung nangihimay nyo. But for me, to use AI as an excuse, instead of focusing on the issue na sinasabi na yun, dapat doon na lang. Hindi na yung papeles, yung issue po tayo. Ano yung nilalaman nung sinasabi yung quote-unquote peking papeles? Di ba yung pagiging drug addict niya allegedly? So yun ang i-address nyo. Vivian L., mahirap makipagtalo sa alam na ang totoo, pero sa kasi naman yung pa rin naniniwala. Maria Gonzaga 78, trolls yan si Justin. Chen, Ensaymada, Troll, Spotted. Uy, ito, may magandang comment. Si Jerry Cho Andrew, Pamar, okay. Pamela Marlon yan. Red drug test, I'm very good at that. Remember yung yeah. Soundbite na yan sa ano? You know, everything is above something, above board. And I'm very, and good, I'm at very that. Good at that. J.O.D., yung may... Oh, nga, no? Na? No? Na-realize ko rin yan, no? Parang ano...
siya ang depa ka na? Nung sa 2 minutes? Oo. Na result? Siguro nawala sa isip nila na dapat medyo malaki-laki ang time difference, no? Oo nga, hindi nila natansya, no? Pero nalagpasan yun, no? Nung mga fact-checker, no? Alam mo, kailangan din natin to matanong sino? Sino? Former ES Attorney Vic Rodriguez. Uy, pwede. It was him? Pwede. Who went to NBI, PIDEA, may isa pa PNP, na ipinareceive yung result niya na negative yung kandidato natin nung ano eh. Tama. At saka ano, no? Baka... But then, of course, wait lang, sorry ah. He made it clear that he was not present during the process nung ina-administer yung drug test niya. Tama. And he was only provided the yung copy resulta. To present to the yung media. Resulta. Tama? Resulta. Tama, no? Sige. Hindi, maganda nga. No? Pero i-clear natin. Magiging naka-schedule na tayo sa kanya. No? Sana natin. Next week. Sana next week. At saka, baka pwede na rin natin siya ngamunin, no? Na kumasa dito sa drug test challenge, no? Ano, Attorney Vic? Baka pwede ka rin naman kumasa sa drug test challenge, boss. Di ba? Tingnan natin, no? Ano kaya yung joke niya? Mahilig, alam niyo, mahilig mag-joke yun. Hindi niyo lang siya kilala sa, di ba, yung ibang side niya. Ano kaya i-joke niya? Magaling mong patawa si Attorney Vic. Pero ano ka, negative kami. Ano ka ba? Nakimasmasan ka ba? May ka ba ako naramdaman? Alam mo, parang, wala naman akong dapat ipag-alala. Eh. Kasi alam mo bakit? Eh, nakita ko yung TI, positive ka eh. Hindi, alam mo bakit? Kakukuha ko lang ng ano eh. Ah, yung license mo. Kakukuha ko lang sa lisensya ko eh. So, kaya alam ko ng negative. Parang yung kay BBM, di ba yung result niya? Kaya siya nagkaroon ng result because of his renewal for his permit to carry. Tama ba? Ganun ba? Hindi ako sure. Parang narinig ko nga. Yata. Narinig ko yun. SB, question po. What if nagpa-drug test BBM pero more than 90 days from the time it was asked for him? Eh di hindi na ito reliable. No, that's why we are very specific na hair follicle because it stays longer pag yata hair follicle, no? So, ano to? May ni-insinuate ka ba, ma'am Tess, na kaya pinapatagal para... Kaya pinapatagal na magpa-drug test dahil para matanggal kung ano man yung residue na naiwan sa katawan niya. Merlito Mercado, kung talagang di ka gumagamit kahit araw-araw ka pang magpa-drug test, di ka matatakot. Tama po. Tama si Merlito Mercado. Cheryl Hernandez, hello po Sir Marlon, Miss Pam. Partihan Summer TV, apat na heart po. Carlex Crespo, ewan ko ba? Oh, nabasa mo na to. Between the PTA documents and BBM's drug test result, mas naniniwala akong peke or director yung kay BBM. Yes, so sabi rin ni Carlex Crespo kanina, sa dami ng willing mag-sponsor, kahit pinakamahal na drug test pa, umayag lang si BBM. O baka nga makaipon pa tayo na yung doktor ang pali pa rin dito. Tapos i-televise, di ba, live? Saldi Oreo, GoFundMe, Apple Akbay needs drug test immediately. 10 patubs, useless po yung drug test si BBM kung hindi niya di-open sa public kasi ang dati, ang daling i-manipulate yung result or sample, lalo na sa sitting president siya. May iba po tayo, ask ko lang po kung single pa si Miss Pam. Naisingit mo na naman. Ayan eh. Na naman ayan o. Oh. Ito o, sabi ni Teng Pahabos. Ba't sa, ano, BBM ka rin? Ayaw mo sagutin yung issue? Ha? Sumagot ka. Hindi naman issue. Ano sila? Eh, may tanong. O, sige. May tanong. O, sumagot ka. Single ka pa ba? Overweight. Nakakainis. Ayaw sumagot. Iwas drug test din, ate. Ha? Eh, kasi nalangalangin mo na eh. Dudukduk niyo pa yung katotohanan sa akin. Single. Ano, happy? Sel Gatchalya, paano ka hindi maniwala eh, hindi nasagot ang palasyo sa mga issue sa kanila? Hindi po biro ang akusasyon ni Maharlika kung talagang malinis sila bakit hindi nila kaya kasuhan si madam. Yeah. SG Roman. Oo nga, P. Sagot na. We can urge him to do as per hour. Diba? Dayan to review, hindi po AI yun. Legit yung pinakita ni Mark. Opinion ko lang, di naman siguro para sila ni Maharlika yung credibility niya. Na isa sa napakabigat na akusasyon to sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Tama ang po. Ang tatalino talaga ng audience natin. Sabi nga niya, si Mr. Virgil Sanchez sabi niya, overweighting pala si Ms. Pam. Ang galing na. Nalalansay na po ako kakahintay. Kay okay, Vimin, salamat po sa call or... Wait, thank you. Thank you. Salamat. Sabi ni XG Roman, naku ma'am, baka naman. Ayan na, dumadami na. Ang alin? Yung mga ano... Mga solid Pamela ano fans club ah. Pamar for security reasons sa kung location yun yung loko ko nito. Isa kita sa mga nakapunta na rito. Nakapunta na rito. For security reasons, i-disclose niyo kung nasaan kayo. Ano labo mo? Sino nga pala yung nag-email sa'yo? May inaalok. Kung sino ka man ho, mag-post kayo ngayon dito. Ha? At babasahin ko, pangako yan. Nakipagpalit po siya ng pwesto sa akin. Dito daw po ako at doon siya kasi para daw po makaligtas sa akin yung balikat niyang injured kasi mayat na siya. Frozen shoulder ho eh. There's Lamour drug test result questionable 2 minutes only tapos na only in the Philippines. True, no?
Ay, sa mga nasa ibang bansa po, kumusta po yung sa inyo? For sure, once in your life, nag-undergo kayo ng drug test. Kumusta po yung time difference nung from the time that kinuha yung sample to the time na report na negative kayo? O baka may mahalukay kayo na i-share nyo. Kasi, para lang mabigyan natin ng punto yung 2 minutes. Ako talaga gusto mong bigyan ng room yun na may explanation to that. Kasi meron yung isa naman, 12 midnight, kinuha yung sample mo. Ito naman si Ertur, huwag na magpa-drug test. Ipatokhang na yan. Easy. Sir, kakasabi ko lang yung mga audience natin ay matatalino. O, sabi ni Carlex Crespo, si Justin Trudeau, may, ng Canada to, no? May drug addiction allegations din, pero siya, sinasagot niya headphone yung issue, bakit si BBM hindi. Oo nga, no? Ang gagaling nyo. Ronald Vicente, di kasama si Vic sa pagpapadrug test noon ni Kuting. Sabi niya kay Pangga, binigay lang sa kanya para isubmit sa NBI. Nasalang na siya dyan sa interview na yan. He was asked that. But then, it was not, hindi siya nagtanong to further elaborate. O kasi tiwala eh. Tiwala eh. At saka siguro kung ano. Alam mo naman alam ng mama. Di ba, ibinigay mo, and then it was also pandemic time. Alam nga naman pareho kayo nandun sa cubicle to get the samples. Correct. At saka ang drug test kasi more on, alam mo yun, medical, ano. Samantalang si Attorney Vic lawyer eh, di ba? Kaya hindi siya magiging mabusisi siguro. Anyway, tatanong natin sa kanya yun, kung paano ba nangyari yun at anong pagkakalam niya sa kinuha tong drug test na to at sino nag-advise kailan kinuha. Mark, hashtag BBM resign na now. GOD, Miss Pam, ano po ba ang gusto niyo sa isang lalaki? Ang ganda mo. Mag-submit po ng laboratory test ng kanilang cholesterol, ng kanilang creatinine, dapat po mababa ang blood pressure. Ang bank account po dapat kasing laki ng ano natin, ng budget ng national budget ng Pilipinas. Tapos po yung mga titles ng kanilang mga assets, dapat po mag-submit sa akin na salin. Dapat po zero ang liabilities. Joke lang kayo talaga. Gracia Digal, hindi yan kakasara sa positive. Sabi ni MAC, kayo po Sir Marlon, single din po ayan, kayo. Ayan, pinantinakita. Single so ako, singles. Single so. May SO, kaya plural. Sacha Kibal, here in Canada, say are at least several hours before you get the results and usually 5 or 10 panel, hindi isa lang. Oh, talaga? Okay. 90 days pag po pag hair follicles test, sabi ni Rain Cloud. Sorry. Naka 65 minutes na tayo. So, 65 yun po, yung haba what we are trying to say here is that accessible siya, madali lang magpakuha. Medyo siguro pricey sa ibang 300, but for him, who is now the president and is earning that much, pwede siyang bumaba sa tao, di ba? Pwede siyang bumaba sa tao. Hindi yung presidente ka na, bababa ka pa sa tao. That's BS. Address the issues. Specifically, this issue na may allegation na user. Yung may kakayahan ng kumasa, yung may konting budget naman po dyan, kumasa po sa drug test challenge, please po. Baka po sa pamamagitan nito, alam mo yun, biglang magising sa pagkakahimbing yung ano, yung Pangulong Bongbong Marcos na mariin yung panawagan ng taong bayan na sagutin niya yung issue tungkol sa drug addiction at mapapatunayan lang to sa pamamagitan ng drug test. Maraming salamat po sa ating 655 na nakikitambay ngayon dito sa third floor studio. At sa mga nagpakulay, salamat po. And bago makalimutan, birthday po pala ngayon ni Mark na isa sa subscribers natin. Gumagawa raw siya ngayon ng pancake. Mag-isa OFW san si Sir Mark. Happy birthday, sir. Happy birthday. And alam namin na malungkot magdiwang ng kaarawan sa hiwalay sa pamilya. Pero okay lang yan. Labas ka lang later sa mall. Treat yourself. Kain ng masarap. And then... At importante, magdasal. Yes. Bumisita sa simbahan kung kayo po ay katoliko. Alright. Happy pwede birthday po sa inyo. Papaalam po kami. Yes. Maraming salamat po. Kahit linggo, nandyan po kayo. Correct. Ako po si Pa. Ako si Marlon. At narito po tayo sa segment ng Third Floor Studio na... Mind your own opinion. And don't forget, DLSS. Like, share, and subscribe. At ang DSA ay... Don't skip ads. Thank you so much. Hanggang sa muli. Thank you. Salamat. Ingat po kayo lagi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pa-ex ako, mas malapit ka. Lord, abot mo.